ginamit si Tyronia sa mga content na pinagtatawanan na ninakawan nyo si Tyronia. Ang paki ko lang noon, pinadarasal ko, sana huwag siya mapunta sa maling mga set of friends. Sana hindi siya mag-drugs ulit. Sana hindi siya mamakla ulit. Ganoon lang naman yung mga pinadarasal ko sa ex ko eh. Diba, Rob? Ibalik mo ang kotse namin. Ang daming kino-comment sa akin. Ang daming mga picture, mga screenshot, mga kung ano-ano. So ako tinignan ko, hala, post pa to ng ex ko kasi related sa post ko eh. Eh wala kasi na akong nababalitaan. So pag check ko sa mga accounts ng ex ko, tinignan ko, wala. So naka-block ako sa ex ko, di ba? Kilala niyo naman kung sino yung ex ko. So anong nangyari? Pagka-check ko, ay naka-block ako. So sabi ko sa kasama ko sa bahay, migbig check mo nga kasi wala na akong ginagawa, nananahimik na ako eh. After kong i-reveal yung nangyari, nananahimik na ako. So, okay na. Mahilig kasi akong mag-post ng not your ordinary mom, not your baby girl. Kasi, nirelate ko yung post ko kay Tito Vince. Kasi nag-post siya ng ano, ng... Ano ba yun? Are you lost baby girl? So, nag-jokean kami ng ganon. Na hindi ako aware na itong ex ko nakikipagtawagan sa bago niyang jowa ng baby girl. So, ako, but sabi ko, wala naman akong alam na pinag-connect-connect ng mga tao. Pagka-post ko ng not your baby girl, yours, na may nag-post ng you're definitely not, nabastusan ako. So, kalmado pa ako nun. Then, may mga nag-send sa akin kasi bihira ako mag-check-check. Pagtingin ko, ginamit si Tyronia sa mga content na pinagtatawanan na ninakawan nyo si Tyronia. Alam mo yon na, oh, sorry mo to kay Tyronia, yung ano, ano tawag doon, yung parang safe na binili ko. Noon, na nasa ex ko ngayon. Kasi marami akong mga bagay na hindi na para kunin sa kanya talaga. At sinabi ko yun sa live ko, wala akong babawiin. Wala akong babawiin. Pero nung sumunod na naglalabas ng mga kung ano-ano at kumalat, ibang bagay, sinabi ko na isa pa. Parang gusto ko nang mambawi. Diba? Gusto ko nang mambawi, isa pa talaga. Kasi ang gusto ko lang naman, wala na pong connect. So doon ako pinaka na-apektuhan at saka si ate na bakit ba't kailangan idamay na naman si Tyronia as talagang binagit yung pangalan sa video. Tapos, ito na. May nag-send kagabi na, ito pa nga oh. So, nagpakalbo ako. Kita naman, di ba? Then, yung ex ko, parang nagkaroon din sila ako ng content ng kinalbo ko si ganyan. Tapos sabi niya, ba't mo ba kasi ginagawa yan? Eh, di ba yung ano mo kalbo? Which is, oo, hindi lang ako yung isang kalbo sa buong mundo. Kinonfront siya ni Mikmik. Ang sabi niya, habi ko i-message mo yan. Sabi ko, since hindi ka binlock, ikaw ang mag-message dyan kasi ako nakablock ako. At kagabi ko lang nalaman. So sabi ko, sabihin mo sa kanya, hindi siya huminto. Dalawang bagay ang hiniling ko sa kanya sa social media, which is number one, huwag agad-agad mag-post ng kalandian. Hindi na nasunod at alam niya yan. Yung pangalawa naman is huwag nang gagamitin yung pangalan ni Tyronia. Which is nagamit na naman. Binanggit na naman na si Tyronia po, again, sabi nga ng ate ko, healing pa rin po yung anak ko. Sobra. Pag may sinabi ka sa kanya, ang lagi niya sabihin, huwag mo sabihin, gawin mo po. Kasi bata pa lang siya, nagkaroon na siya ng trust issues. Naging okay na kami at nakapag-usap na kami ng father ni Tyronia. Hindi, ng totoong father ni Tyronia, biological father niya. Pero hindi nangyari na may comeback dahil may pamilya na po yung tao at may anak din siya. At soon, sabi ko sa kanya, sana makilala Tyronia yung mga magiging, yung mga kapatid niya sa biological father niya. So yung mga sagot ni Tyronia, nasasaktan kaming lahat dahil nagkakaroon talaga siya ng mga trust issues pag may pinapangako sa kanya, dadalawin kita, babawi ako sa'yo. Kasi narinig niya na. Narinig niya na sa iba. Kasi nga, di ba, ang galing. So, sasabihin na, hindi naman related sa'yo yung post ko eh. Palagi kasing ganun. Palaging ganun yung eksena. Hindi naman siya yun eh. Kahit laging sakto. Okay, fine. Kahit nakakatawa kasi, ba't biglang konektado? Ba't biglang nagkakataon? Hanggang sa eto na, kanina, nasa labas ako. Then may nagsabi na sa akin dito sa bahay at may mga nag-comment na naman ng mga screenshot na kasama ng ex ko sa bahay niya. Na dati pong tumira sa bahay ko. Kung nanonood ka man, makinig kang mabuti. So nag-post siya ng parang something, hindi ko alam yung exact words eh, pero ang sabi niya, ano ba yan? Parang nambabawi ng gamit dahil lang naghiwalay. Kundi ka ba naman bitter? Number one, hindi ko magets kapag ako nagre-react ako pagdating sa dinadama yung anak ko, palagi sasabihin bitter ako dahil may bago na yung ex ko.
bakit hindi nyo matanggap na wala na akong pakialam sa inyo? Ang paki ko lang noon, pinadarasal ko, sana huwag siya mapunta sa maling mga set of friends. Sana hindi siya mag-drugs ulit. Sana hindi siya mamakla ulit. Ganun lang naman yung mga pinadarasal ko sa ex ko eh. Diba, Rob? Yun lang. Hindi nyo ba kaya mag-content ang puke ng inang mga bedbug nyo o kung ano may isip nyo? Bakit lagi si Tyronia? Nakikita nyo bang active siya ngayon? Pag gusto niya lang mag-vlog, dun ko lang siya pinagbibigyan. Hinahayaan ko siya maging bata ngayon. Hindi nyo siya makita sa TikTok ko, sa account ko masyado, o sa YouTube ko. Hinahayaan ko siya dahil sa nagawa mo. Sa ex ko. Hinahayaan ko siya. Tapos may ganun. May pagbanggit ng pangalan ng anak ko. Nakakatawa yon. Naibalik na kay Tyronia yung pera. Yung safe. Nakakatawa yon. Pinatatawanan nyo na kinuha mo yung pera ng anak ko na pinaghirapan ko. Huwag mo kami idamay sa'yo dahil wala na kaming pakialam. Nananahimik na kami dito sa bahay. Masaya kami sa bahay. Puro good vibes lang ang mga post namin, ang mga TikTok namin, ang mga vlogs namin. Kung madawat ka man, lagi akong nagpapahaging sa ex ko, nababanggit siya kasi yun yung tinanong ng mga tao. Pero wala na akong pangit na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko na ng kahit na ano. Na, syempre, may dadawit minsan, pero wala akong kahit na anong ano sa'yo. Wala na akong sinasabi sa'yo, oh my God. Tapos magre-react yung mga kasama mo sa bahay. Same as explanation mo kagabi, dito kay Mik-Mik na, hindi naman related eh. Ginagawa nyo kaming bobo. Okay? Medyo mabilis pumasok ang mga bagay-bagay sa akin at mabilis kumasink in dahil wala na akong buhok. Hindi ba sobra yun na hindi man lang dumaloy sa kamay kong ATM at hindi nyo matanggap? Pinabayaan ko na yun eh. Pinabayaan ko na. Pero bakit hindi nyo matanggap, paulit-ulit ako, every time na sasabihin nyo na masaya na yung mga kaibigan nyo na ex ko, at hayaan namin maging masaya, at wag ako maging bitter at desperada ako, no. Oo, desperada ako kapag dating kay Tyronia. Paulit-ulit, wala na akong paki, sinabi ko na yun sa live ko, ginto, damit, baka mahubaran ka sa'yo na lahat, ex. Pinangalan mo sa'yo lahat ng sasakyan. Very smart ka doon. Very, very smart. Your mom raised you well. Ang galing. Pero gusto kong bawiin. Gusto kong bawiin. At ang tanong lang din doon, bakit hirap na hirap isole? Ako gumastos, ako naghirap. Bakit hirap na hirap isole ang bagay na hindi sa'yo? So, babalik tayo dun sa nag-react kanina. At pinagtanggol niya yung sarili niya at nag-live siya na hindi naman daw connected sa amin. At tungkol daw sa ex niya, sa ex daw niya na yon. Sige nga, i-post mo nga, patunayan mo nga na binabawian ka ngayon ng ex mo ng kung ano man. Kung totoo talagang hindi tungkol sa amin yan, ha? Hindi na ako hihinto na ipagtanggol siya, na protektahan siya. So, sana, protektahan mo din kahit naging tatay ka rin naman kahit papano sa ibang tao na gamitin ang pangalan niya. Yun lang naman mga besi ko, pasensya na akong toxic today at magbibigay ako ng ilang araw para mabalik yung sasakyan kahit hirap na hirap ibalik at sinisil lang si Mikay at iniisip mo, tinetret kita, hindi. Mag-iingay, hindi ako hinto, hindi ako pwede mapagod. Gagirahin kita, ibalik mo ang sasakyan ng anak ko. Ibalik mo ang kotse namin.